for the sake of this demonstration, tatanggalin natin itong rear wheel natin. Yan, kailangan mo ng jack na galing sa casa. At the same time, ito, bumili ako ng torque wrench before sa online. I think 1,500 lang siya. So, ever since na install ko siya, hindi ko pa siya niretorque, hindi ko pa siya na-check. So, the reason why na-check natin ngayon is to demonstrate kung mag-stay ba yung higpit ng ating lug-nuts dun sa wheel spacer. Dahil kung hindi, hindi siya safe. So, ito na yung moment of truth para sagutin lahat ng tanong nyo kung safe ba talaga i-install ang wheel spacer sa sakyan natin. Set ang ating torque wrench. So, tingnan natin. Hindi siya nag-loosen up. After almost 13,000 kilometers? 12,000? Hindi siya lumuwan. Conclusion doon is safe ilagay itong Mr.Offset na wheel spacer sa Ford Ranger. So kung mag-anap sila ng wheel spacer sa market, masasuggest natin is look for the billet aluminum wheel spacer as well as itong may hub centric ring kasi lahat ng weight is napupunta dito sa area na to. Kaya yung mga old wheel spacer before walang hub centric ring, so yun yung problema eh. So, doon nagkakaroon ng vibrations, doon natatanggalan ng gulong sa high speed takbo. So far, nagagamit ko na may pickup ko kahit fully loaded, madalas kami sasakay ng gamit, wala naman ang problema. So there you go. If hindi nyo nakatulong itong video na to, bigyan nyo lang ako ng thumbs up, subscribe. Marami pa tayong upload ng video tungkol sa sakyan na ito kung anong ginawa kong setup, which is very, ang goal ko lang is yung budget setup, hindi masyado magastos. But very functional and as you can see, aggressive looking naman kahit paano yung ating sasakyan. So yeah, thank you. See you sa next video. Thank you.